وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan po natin, huwag nating pakakatandaan bilang mga Muslim o sa pagiging mga mu'min, mananampalataya, mga Muslim na sumusunod, tumatalima sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan po natin na nararapat sa isang Muslim na mamuhay sa pagitan ng pag-aasam at pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang paraan ng pamumuhay ng isang Muslim. Sumasamba, sinasamba niya si Allah subhanahu wa ta'ala nang may pag-aasam at may pagkatakot. Pag-aasam sa mga gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatakot. Pangamba na baka parusahan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag iniwanan niya ang mga ipinagba, iniwanan niya ang mga kautusan, responsibilidad, o di kaya ginawa niya ang mga pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang khawf war raja, pag-aasam at pagkatakot. Napakahalagang bagay na, na ating maunawaan. Itong dalawang saligan ng pagsamba. Kung ihalimbawa natin sa isang ibon, ay ito ang tumatayong dalawang pakpak ng pagsamba. Khawf war raja. Nag-aasam ka, ginagawa mo yung pagsasala dahil sa kaluguran, pagmamahal kay Allah, at inaasam mo yung gantimpala ni Allah, at nagsasala ka dahil natatakot ka, ayaw mong parusaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyernong apoy dahil sa pag-iwan mo ng pagsasala. O di kaya, hindi mo ginagawa yung mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagkatakot mo. Pangamba mo sa matinding kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang diwa, kahulugan ng ating nabanggit. Sabi ng mga ulama, kapag ikaw ay matiwasay, malusog, higitan mo yung khawf sa sarili mo. Pagkatakot. Ano ibig sabihin? Kapag, kasi ang tao, kapag malusog, matiwasay, nagiging makalimutin siya, pabaya siya. Yung tao kapag nagkakasakit, dinapuan ng sakit. Marinig lang niya halimbawa ang sakit na cancer, ang sakit, anumang sakit na nakakamatay, natatakot na siya. Saka lang siya nagpre-prepare, naghahanda para sa kamatayan. Ngunit ang tao kapag malusog, matiwasay, hindi niya naalala ang kamatayan, hindi niya naalala ang libingan, hindi niya naalala ang akhira. Nagpapabaya siya. Kaya kapag ikaw ay matiwasay, malusog, higitan mo sa sarili mo yung khawf, pagkatakot. Lagi mong payuhan ang iyong sarili hindi sa pagkatakot, pangamba. Himukin mo ang iyong sarili. Malusog, matiwasay ako ngayon. Hindi ko alam, baka bukas, datnan ako ng kamatayan. Hindi ko alam, ang kamatayan bigla ang dumarating. Hindi ko alam kung ano yung katapusan ng aking buhay. Palaki mo sa sarili mo yung khawf pag ikaw ay matiwasay, malusog. Dahil likas ang isang tao makalimutin, pabaya. Kapag tayo ay matiwasay, malusog ng ganito, pinapayuan natin lagi ang ating mga sarili hinggil sa pagkatakot, pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga sahaba, mga kaibigan, mga kapatid, sila ang pinakamainam na mga nilalang. May malakas na iman, mapaggawa ng mabuting gawa.
Halos puro akhira ang kanilang ginagawa para sa akhira, para sa kaluguran ni Allah. Subalit, bagamat dumating sila sa ganitong antas, ay hindi sila nagiging kampante sa kanilang mga sarili. Nangangamba pa sila sa kanilang mga sarili. Ganito ang katangian nila at ganito ang katangian ng tunay na mananampalataya. Hindi sila mapakali. Sinususpek nila ang kanilang mga sarili na maaari sila ay munafik o di kaya mapagkulang, makalimutin o di kaya mapapabaya. Baka meron silang pagkukulang. Kahit ganun sila, mga sahaba. Tinatakot na meron silang pangamba parati sa kanilang mga sarili. Sahaba ang mga yan. Kasamahan na kasalamuan nila mahal na propeta, bumababa ang mga kapahayagan sa kanilang harapan. Subalit, hindi sila nagiging kampante. Ano pa kaya tayong mga pangkaraniwang tao? Makagawa lamang tayo ng pagsasalaw, ano pa mong pagsamba ay nabibilib na tayo at nagiging kampante tayo. Huwag tayo maging kampante. Hindi natin alam ang magiging hantungan, magiging ending ng ating buhay. Si Aisha radiyallahu anha, tinanong niya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa ayah. Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ya Rasulullah, patungkol po ito sa ayah na sinabi ni Allah na sila yung mga tunay na mananampalataya na ibinibigay nila yung ipinagkakaloob sa kanila ni Allah. Naglalaan sila para kay Allah, sa landas ni Allah, mula sa mga pinagkakaloob na biyaya, pagpapala sa kanila ni Allah. Wa qulubuhum wajila. At ang kanilang mga puso ay nababalutan ng takot, pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano itong pagkatakot, pangamba, ya Rasulullah? Bakit sila natatakot? Bakit sila nangangamba? Sila ba ay mga taong nagnanakaw, gumagawa ng pag-inom ng alak o pagzizinaw, ya Rasulullah? Sabi niya, ya Binta Siddiq, hindi. Hindi ganyan ang pag-unawa sa ayah. Sila yung mga taong walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Sila yung mga taong nag-aayuno, nagsasala, nagbibigay ng kawang gawa at natatakot, nangangamba sila na baka hindi tanggapin sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mabubuting nilang gawa. Nagsasala daw, nagsasadaka, nag-ayuno, gumagawa sila ng pagsamba. Subalit ang mga puso nila ay wajila. Nangangamba, natatakot na baka hindi sa kanila tanggapin ni Allah. Bagamat sila ay mga mukhlis sa kanila mga gawain. Ganyan ang mga sahaba. Hindi sila nagiging kampante sa kanilang pamumuhay. Nandun pa rin yung pangamba, takot. Ulaika hum sabiqul khairat, ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Sila yung mga taong nag-uunahan sa kabutihan. Si Abdullah bin Abi Malika na isang tabi'i, sabi niya, naabutan ko ang 30, mahigit 30 mga sahaba. Naabutan ko sila sa kanilang panahon. Napansin ko na halos lahat ng mga sahaba ay pinangangambahan nila sa kanilang mga sarili ang nifak. Subhanallah. Yung mga sahaba daw na mahigit 30, yung iman nila, hindi sila kampante. Bakos nangangamba pa sa sila sa kanilang mga sarili na baka tinatagnay nila ang mga munaf, ang sifat na nifak. Katulad ni Umar bin Khattab, nang tanungin niya si Hudhaifa bin Yaman na siya ang nakakaalam sa mga lihim, sekreto ng mahal na propeta. Ya Hudhaifa, sabihin mo sa akin, Umar, si Umar yan, pangalawang khalifa, nabanggit na si Shaitan ay natatakot sa kanya kapag dumadaan sa isang daan, sa isang kalye na
nakakasalubong na si Shaitan, maliban na lamang si Shaitan ay lumilihis sa kanyang daan. Ya Hudhaifa, sabihin mo sa akin ang totoo, nabanggit ba ako ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga tao, mga munafik? Subhanallah, sabi ni Hudhaifa, hindi maaari, hindi kakabilang, ya Umar. Naabutan ko, sabi ni Abdullah bin Abi Malika, na halos lahat sila ay nangangamba sa kanilang mga sarili hinggil sa nifak, at wala man lang isa sa kanila na kanyang sinasabi ang aking iman ay katulad ng iman ni Jibril o ni Mikail. Ganyan ang mga sahaba, nangangamba, hindi sila kampante hanggang sa pinakahuling sandali ng kanilang buhay ay gumagawa pa rin sila ng pagsamba. Yung iman nila ay pinag-iigtingan nila. Kaya sabi ni Abu Darda radiyallahu anhu, la an astayqin anna Allah ta'ala taqabbala minni salatan wahida khairun li ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kung matitiyak ko lamang, sabi ni Abu Darda, matitiyak, masisigurado ko lamang na si Allah subhanahu wa ta'ala tinanggap niya ang isang sala na aking napagsalahan, mas mainam, mas kaibig-ibig sa akin ang isang sala na natiyak kung tinanggap ni Allah kaysa sa mundo at ano pa mang napapaloob dito na makamundong bagay. Allahu Akbar. Ganyan ang mga sahaba. Matiyak lamang daw nila ang isang sala na tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala, mas mainam, mas gugustuhin nila kaysa sa mundo at ano pa mang napapanood dito. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ating pag-uusapan ang mga mabubuting gawa at ang pagtanggap nito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumikha sa kamatayan at buhay, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, upang bigyan kayo ng pagsubok kung sino sa inyo ang gagawa ng mabuting, pinakamabuting gawa. Nilikha niya ang kamatayan at ang buhay upang tayo subukan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa atin ang gagawa ng pinakamabuting gawa. Binanggit sa ayan na ito ang pinakamabuting gawa, hindi ang pinakamarami. Pinakamabuting gawa. Sabi ni Fudail bin Iyad rahmatullah alayhi, ang mabuting gawa ay napapaloob dito ang dalawa. Hindi magiging mabuting gawa kung mawala, kung hindi mapaloob dito ang ikhlas at pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikhlas at ang pagsunod, mutaba'a, pagsunod sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Dalawang kondisyon ng mga gawa. Ang ikhlas, gagawin mo yung gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mutaba'a, dapat yung ginagawa mong pagsamba ay umalinsunod sa pagsamba pamamaraan na ginawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Bagamat sa panahon natin ngayon, nakakalungkot isipin ang kalagayan ng ilan. Tignan nyo ang ilan o karamihan. Kapag sa mga bid'ah, kapag sa panggagaya sa mga kufar, nangunguna sila. Higit nilang binibigyang halaga kapag mga bid'ang gawain o di kaya panggagaya sa mga kufar, hindi mananampalataya. Makikita mo sila nag-uunahan o di kaya proud sila. Magse-celebrate, magdiriwang daw ng Valentine's Day dahil nagdaragdag ng pagmamahal, nagpapakita ng pagmamahal emosyon. Bakit nyo kami pinipigilan? Bakit nyo sinasabing tashabbu, panggagaya? Bakit nyo sinasabing bid'ah? Ay ang Valentine's lang naman ay nagpapakita ng pagmamahal. Ang Valentine's Day, hindi Valentine's Day, kundi ang katotohanan ng Zina Day.
pag-araw ng pagzizina. Magse-celebrate ng Mother's Day dahil ang Mother's Day daw nagpapakita ng pagmamahal sa mga magulang. Bakit kayo nagmamalabis? Bakit yung sinasabing panggagaya? Bakit yung sinasabing bid'ah? Nagse-celebrate ng Maulid ng Dabi dahil nagpapakita lang ng pagsunod, pagmamahal sa mahal na propeta. Bakit yung sinasabing mga bid'ah? Kapag sa mga bid'ah gawain, kapag sa mga panggagaya, proud sila, nangunguna sila. Subali, kapag sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, makikita mo sila, subhanallah, na iniiwanan nila. Dumadaan itong mga pag-aayuno sa Yawmu Arafah, dumadaan sa kanila itong araw ng pag-aayuno sa Ashura, at iba pang mga sunnah na mga gawain. Hindi daw nila ginagawa dahil ito ay sunnah lamang, hindi wajib. Ganun sila mga tuwiran. Kapag sa bidyang mga gawain, kapag sa panggagaya sa kufar, number one. Subalit kapag sa tunay na sunnah na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi nila ginagawa. Nangangawatiran pa sila, ah, sunnah lang yan, hindi naman wajib. Tingnan nyo ang mindset ng ilan, karamihan. Sakit ng umman na ito, kamusliman, walyaudu billah. Gabayan at patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kondisyon ay ang kawalan ng ikhlas sa ating mga gawain. Napakapanganib mga kaibigan, mga kapatid. Ang pagkawalan ng ikhlas sa ating mga gawain. Himukin natin ang ating mga sarili. Pinapayuan ko ang aking sarili at kayong mga kapatid na lagi nating taglayin ang ikhlas. Gawin natin ang anumang pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo napipilitan, hindi sa makamundo interes, pagkatakot sa isang tao, pagpupuri ng mga tao, gawin natin ang pagsamba dahil para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pag-aasam at yung khawf. Isa sa nabanggit sa isang hadith, nabanggit na rin, natin dito sa mga naunang lecture natin, kung gaano ka panganib kapag nawalang ikhlas sa mabubuting gawa. Nabanggit yung mahabang hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na unang tatlong taong itatapon sa impyerno ng apoy. Itong tatlong tao, ginawa nila yung mga malalaking pagsamba, subali dahil sa kawalan ng ikhlas ay nagdulot, naging dahilan na sila ay makapasok sa impyerno ng apoy. Hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ginawa nilang pagsamba. Una, sabi ng mahal na propeta, unang lilitising sa mga tao ay isang taong nag-jihad. Alam natin kung gaano kataas ang jihad sa relihiyong Islam. Dirwato sa namin Islam. Ito ang pinaka itaas, pinakamataas na uri ng gawain sa Islam. Dahil dinidepensa niya ang ating, ang kamusliman, ang relihiyong Islam. Isang mujahid, tatawagin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ginawa mo, ya Allah? Kataltu fika hatta istushhitu. Nakibaka ako sa iyong landas hanggang ako ay namartir na shahid. Sasabihin ni Allah at siya ang higit na nakakaalam sa ating mga layunin, mga hangarin, kadat. Ikaw ay nagsinungaling. Subalit nakibaka ka lamang, nagjihad ka upang masabing ikaw ay matapang. O di kaya makamundong bagay makuha lamang ang interes. Uutusan niya ang mga anghel. Kakalad ka rin siya at itatapon sa impyerno ng apoy. Walyaudu billah. Ikalawang uri ng tao. Taong nagsaliksik ng kaalaman. Nagbasa ng Quran, tatawagin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ginawa mo? Binasa ko po, ya Allah, ang Quran at inunawa. Naging hafid, mashallah. Nag-aral ng kaalaman hanggang sa naging alim, mashallah. Sasabihin ni Allah, kadhab, ikaw ay nagsinungaling, ikaw ay sinungaling.
Subalit nag-aral ka upang masabi lamang na ikaw ay maalam. Nagbasa ka ng Quran upang masabi lamang na mahusay ka sa pagbabasa. Ipapabatid sa kanya ang lahat ng kanyang mga gantimpala, biya, pagpapalas, bagamat uutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel. Kakalad ka rin siya at itatapon sa impyernong apoy dahil hindi naging ikhlas ang kanyang hangarin. Layunin, walayun. Pangatlong tao, nagbigay ng zakah. Tatawagin ni Allah, anong ginawa mo? Ya Allah, wala akong alam na landas. Sa iyong landas, malibang na lamang na ako ay nagbigay ng kawang gawa. Sasabihin niya lang siyang labis na nakakaalam sa ating mga puso, sa ating mga hangarin. Kadabta, ikaw ay sinungaling. Nagbigay ka ng salapi, mga kawang gawa, upang masabi, ikaw ay mapagbigay. Ibig sabihin, hindi naging ikhlas. Kakalad ka rin din siya ng mga anghel at itatapon sa impyerno ng apoy. Wayon. Si Muawiyah, isang sahabi, nang kanyang maninigang ayan na ito, ay umiyak siya ng lubos na pag-iyak at nahimasmasan. Pagkaraan tinanong siya, bakit ka umiyak? Bakit ganito? Ganun ang naging kalagayan mo. Sabi niya, naalala ko lamang ang aya mula sa Quran na kung saan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sino man ang gumagawa ng pagsambang, subalit ang kanyang hangarin, layunin ay ang makamundong bagay at ang mga palamuti nito. Ipagkakaloob namin, sabi ni Allah, ang kanyang gantimpala lamang dito sa mundo. Marahil ibibigay ni Allah ang kanyang nahangad dito sa mundo. Subalit sa kabilang buhay ay wala siyang makakamtan. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wala siyang mapapala, wala siyang makakamtan sa kabilang buhay maliban sa impyernong apoy. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ipapawalang bisa namin, sabi ni Allah, ang lahat ng kanyang mga ginawa dahil ang kanyang pinakahangarin, pinakaintensyon sa paggawa ng pagsamba ay ang makamundong bagay, iyada bina. Nararapat sa atin ang ikhlas. Sa ating paggawa ng mga pagsamba, mga kaibigan, mga kapatid. Huwag natin maliitin ang paggawa ng gawain. Kahit maliit, gawin natin kung anong alam natin na siyang magtutulak sa atin sa paraiso upang dumami ang ating mga gantimpala. Gawin natin. Sa pamamagitan ng ating mga katawang pisikal o di kaya kayamanan, gamitin natin sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin minamaliit ang mabuting gawa dahil hindi natin alam kung ano yung gagawin dahilan ni Allah. Kung anong gawain ang gagawin dahilan ni Allah upang tayo ay mapatawad o kaya makapasok sa paraiso. La tahkiran na minal ma'rufi shay'a. Huwag mo maliitin, sabi ng mahal na propeta, ang maliit na gawain. Isang ikinuwento na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mayroong isang babae mula sa angkan ng Israel na bagi makasalanan gumagawa ng kahalayan, nais niyang magtawba. Dinaanan niya ang isang aso sa isang balon na uhaw. Naawa siya sa aso na ito. Kumuha siya ng tubig mula sa balon at pinainom niya yung aso. At siya ay pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa pag-inom niya, ginawa niyang painuming, pagpapainom niya sa aso. Pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita ko ang isang lalaki sa paraiso na namamasyal. Naglalakad sa paraiso dahil lamang sa isang punong pinutol niya. Na itong punong na ito ay nakakapinsala sa mga tao sa daanan. Napakaliit na gawain. Subalit naging dahilan upang patawarin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala o di kayo makapasok sa paraiso. Huwag nating maliitin ang paggawa ng kabutihan, mga kaibigan, mga kapatid. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at patawarin nawa
tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at naway gawin niyang kaibig-ibig, kamahal-mahal sa ating mga sarili ang paggawa ng kabutihan at gawin niyang kamuhi-muhi sa ating mga sarili ang paggawa ng kasalanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dhikri al-Hakim. Aku luma tasma'un wa astagfirullahu li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhambin fa astagfiru innahu huwal ghafuru rahim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah mga kaibigan, mga kapatid, nais kong ipaalam sa inyo, insyaAllah ta'ala, mahigit isang buwan ay darating sa atin ang dakilang bisita, ang pinagpalang buwan ng Ramadan. MashaAllah. Mahigit isang buwan dahil sa first week of April, tatama o papasok ang unang Ramadan. Marahil April 2, 3, 4. Depende, pakikinggan lang natin ang anunsyo ng ating mga ulama. Tayo ay nasisiyahan. Marapat sa isang Muslim na nasa puso niya ang iman, pagmamahal sa Islam, ay nasisiyahan siya kapag narinig niyang malapit nang dumating ang buwan ng Ramadan. Nasisiyahan tayo. Hindi nagiging mabigat sa ilan ang problema sa ilang kamusliman dahil sa kakulangan ng kaalaman o di kaya kakulangan ng iman, walang pagpapahalaga. Kapag narinig niya na malapit nang dumating ang buwan ng Ramadan, hindi siya nasisiyahan. Marahil ayaw niya dahil sa kanyang pag-iisip, darating na naman ang buwan ng pag-uhaw, gutom at pag-uhaw. Yun lamang ang pag-unawa niya sa buwan ng Ramadan. Uhaw at gutom. Darating na naman yung buong araw, magpapaka-gutom tayo, magpapaka-uhaw. Subhanallah. Hindi niya naunawaan. Ang buwan ng Ramadan ay mausimul khairat. Bakit tayo nasisiyahan? Dahil ang buwan ng Ramadan ay mausimul khairat. Panahon na kung saan ito yung panahon na pinaparami ang mga mabubuting gawa at dinodoble ng maraming doble ang mga gantimpala ng ating mga gawa. At pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga mananampalataya, mga alipin. Nasisiyahan tayo pag dahil pagdating ng Ramadan, alhamdulillah kahit nauuhaw, nagugutom tayo, subalit nagpaparami naman tayo ng mga gawain, napaparami natin ang ating mga gawa na kung saan ginagantimpalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay ng paglayo, may pagkahirapan, may uhaw dito. Tinitiis natin ito. Kahit dito tayo sa mundo, mahirapan. Tandaan mo sa kabilang buhay, ikaw ay magpapahinga. Kung hindi ka nagpakahirap dito sa mundo sa pagsamba, tandaan mo, magpapakahirap ka sa kabilang buhay. Kapag nandun ka na sa impiyan pa po, iyadulillah. Magpursigin tayo dito sa mundo. Kahit tayo ay mahirapan sa paggawa ng pagsamba, tiisin natin dahil dito ay sa kapakanan natin, sa kabilang buhay tayo ay magpapahinga. Kaya nga sabi niya, Ahmad ibn Hanbal, kailan tayo magpapahinga? Tinanong siya. Walang kapahingahan dito sa mundo hanggang sa may apak natin ang ating mga paasa para iso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Doon lamang ang kapahingahan. Naway hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob niya na maabutan natin ang buwan na Ramadan. Amin.